Hello sa inyo mga bossing, andito nga pala tayo sa isang video kung saan i-unbox natin itong reciprocating Sony Tolsen FX479540. Pero bago tayo magsimula, huwag nyo nga kalimutan na mag-subscribe. Ito nga palang si Tolsen ay mayroong 710 watts itong reciprocating saw nila. At meron siyang 0 to 2800 per minute, so napakabilis na ito. So i-check natin ang laman nito. Let's go! Okay, open natin yung ano. Yan, ito yung pinaka main na gamit ng reciprocating saw. At ito naman yung guide. Tolsen guide niya reciprocating saw. At ito naman yung kanyang mga saw. Itong wood saw, tsaka itong pang bakal. Check natin kung ano yung ano. Ito yung mismong cord niya. Dalawang bilog, hindi ko alam kung anong tawag dito, pero... Yan na yun. Ito nga pala yung cord niya, makapal-kapal naman siya. Okay din yan. So, andito rin yung kanyang hex key. Ipapakita ko sa inyo kung saan ginagamit yung hex key, pero mamaya na. Next natin i-check dito is mismong handle niya. Okay naman, maganda yan. Grip yan. Pwedeng-pwede niyang i-grip. Ito naman yung kanyang shoe. At andyan din yung chuck. Yung chuck yung pasukan ng yung mismong blade, yung saw. Ayan. So, madali lang naman yung gamitin. Iikutin mo lang naman niya. Ito naman yung kanyang saw. Ito yung ginagamit sa wood. Parang ito ay, ano, kitin naman yung blade niya. Matalim talaga yan. Check natin. Buksan natin. Ayan. Medyo hiwa-hiwalay siya. Ibig sabihin, matindi to. Kumbaga, aggressive yung kanyang yung saw. Ito naman yung puti na saw. Ito naman yung pang, pwede siya pang mga pako. So yan, gamitin natin yung hex key saan yan ginagamit. Okay, pabalik tarin lang natin. Then, ayun, may butas doon sa ilalim at doon. Anong silbi niyan? Pwede mo i-adjust yung shoe. Ipapasok, ilalabas. Depende kung gaano kahaba yung inyong blade o yung saw. Yan. Try natin na pasok yung ating saw blade sa chuck. Ayan. So, ikot lang na. Iikotin lang na, mabilis lang na. Medyo, syempre, may ano yan, safety rin yan. Para sure na hindi tayo masaktan. Mabilis lang naman ito. Ginawa ko lang dito. First timer nga pala ako. No? Hindi ako eksperto sa ganitong larangan. Dahil ito, yan ay first time kong makahawak ng reciprocating saw. Siyempre, papakita natin kung paano ito gumana. Pindot-pindot lang naman, don't worry. Ingat nga pala tayo. Bago tayo kumamit nito, kailangan meron tayong sariling guantes at goggles. Para safety lang tayo. Worst comes to worst. Siyempre, importante yan. Para hindi tayo masaktan. Napakabilis nito. Tignan nyo naman. Sobrang bilis ito pero may adjustan naman ito. Pwede mo siyang pabilisin o pabagalin or normal lang. Pero tayo, normal lang tayo. Hindi naman natin kailangan sobrang bilis dahil again, ako ay beginner lang dito dahil wala akong talagang knowledge, expert na knowledge about this kind of power tool. Kaya sabay-sabay natin gawin. Para sa mga beginners na nanonood, sabay-sabay tayong matuto. Buong mesa gumagalaw. Kung nagustuhan niyo itong video nito, huwag niyo kalimutan na mag-subscribe.